Big deal talaga para sa taong bayan ang transparency at accountability. Kaya dapat open ang mga government officials sa usaping mga ganito, lalo na kapag tinatanong na nga sila ng publiko. Kailan pa kaya naging masama ang magtanong kung saan nga napupunta ang pera ng taong bayan? Only in the Philippines nga lang raw na nasa site in contempt o nakukulong kapag kine-question na nga ang pondo para sa bayan. Baka nga raw magaya pa sa kanila Ka Eric at Dr. Baduy. Government Prosecutor Attorney Gonzales nagsalita na nga rin patungkol sa isyong ito. Kung siya nga rin raw kaya ang magtatanong sa mga tambaluslos, maaaring makuling nga rin daw ba siya? Dapat nga raw ay disiplinahin ang Kongres. Kaya nga raw palagalit si Tatay Digong sa kanila dahil maraming ang nalilihim sa kamera, lalo na sa pagwaldas nga nila sa pinaghihirapan ng taong bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang mensahe, very touching, nakakaiyak. Post ito ng isang government prosecutor, isang government lawyer, in support para kay Ka Eric and Dr. Loren Baduy. Okay? So, sa kanyang Facebook account, ayusin ko itong ano. Sa kanyang Facebook account, walang iba kundi si Attorney Plosimer Chris Gonzales, Assistant Provincial Prosecutor sa Western Visayas. Abe. So, hindi takot sa kanyang amo, 'di ba? Amo niya si Secretary Boying. At itong prosecutor na ito nagsalita in support kay Ka Eric and Dr. Baduy. Pasahin ko, napakasimple yung kanyang statement. Transparency and accountability are two basic principles that must be observed by every government official and government office. Every taxpayer can demand from every public official accountability and transparency. Okay, yung issue, itong pagkakulong ni Ka Eric at Dr. Baduy is yung nagtatanong lang ba, totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses? Ganun lang yun. Diba, that's part of transparency and accountability. After all, pera natin yun, pera ng taxpayer. Hindi man yun pera ni Speaker Romualdez. Mga kagalang-galang na kongresista, hindi nyo pera yung pundong hawak ninyo. Pera ng taong bayan. Bakit? Bawal na bang magtanong? Okay, tuloy ni Attorney Chris Gonzales. If I ask Congress the same questions that were asked by SMNI's laban kasama ng bayan host Ka Eric and Dr. Baduy, will Congress haul me to one of their committees as a resource person and eventually find an excuse to cite me in contempt too? Correct. O, kahit ako, nagtatanong lang, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ni Speaker Romualdez? Dahil may allegation eh. O sige, ipatawag nyo rin ako. Ipatawag nyo si Attorney Chris Gonzales. Haharap kami sa inyong committee investigation in aid of legislation kuno. But hindi na in aid of legislation yung ginawa nila, in aid of persecution. Okay,
Tuloy ni Attorney Gonzales, when is it a crime in the country to ask legitimate questions pertaining to the utilization of funds? Ngayon lang, okay? Only in the Philippines na ang taxpayer na nagtatanong paano ginastos yung pera ng taong bayan ay ma-cite in contempt at makukulong. Only in the Philippines. Palakpakan natin ang Congress, ang House of Representatives. Grabe! Next, sabi niya, what law gives immunity to public officials in Congress from being subjected to legitimate questions from citizens of this democratic state? Oh, sige nga mga kagalang-galang na congressmen, anong batas na ipinasa ninyo na bawal magtanong? Meron ba? Eh baka meron, isabihin nyo, paliwanag nyo para hindi na kami magtanong. Sabi, tuloy, Ka Eric and Doc Lorraine were detained not because they committed a crime. Correct. Anong kasalanan yung pagtatanong? They were detained because they asked questions that demand transparency and accountability. Iyon ang dahilan. Na ano, parang napahiya ang mga kongresista dahil nabulgar ang kanilang lihim. Dahil sa isyung ito, napag-alaman ng taong bayan na 2.6 billion pesos ang travel expenses ng mga kongresista. Hindi pa kasama yung extraordinary expenses na ila, 1.6 billion. Grabe! Billionaires! Grabing pondo sa Congress. Kasi sila ang may hawak ng pondo. Diba? Sabi niya, for the rest of us citizens of this great nation, are we supposed to cower in fear? Yung matakot na lang ba? Cower in fear. And to suffer in silence because the bureaucracy has sent a message that all those who will not align with the powers that be are given a lesson on the consequences of defiance. Galing ng question. Matatakot na lang ba tayo mga kaibigan? Dahil sinampilan nila si Ka Eric at Dr. Badoy dahil nagtatanong sa mga powers that be, yung mga nasa Kongreso. Ano sagot niyo? Matatakot ba tayo? Never sa akin. Bahalang ipatawag din ako sa Kongres. Magtatanong pa rin ako. Totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses ni Speaker Romualdez? Yan lang ang question. Okay. Tuloy ni Attorney Gonzales, I am confident that many of us will not be cowed into silence. Correct. Hindi tayo titigil. Lalo tayong mag-iingay dahil sa ginagawa ng Congress na ito. Politicians come and go. Correct. Mga kagalang-galang na congressmen, hanggang 2025 lang kayo. Oh, after that, magmakaawa na naman kayo sa taong bayan. But we, sabi niya, the people shall always own the land. Yes, we are the powers that be. Dahil demokrasya tayo eh. We shape the course and the destiny of this nation, not the politicians. Correct. Kaya huwag tayong matakot. Kaya saludo ako kay Ka Eric and Dr. Badoy. Hindi sila natakot. Lalo na si itong si Ka Eric na hindi niya binulgar yung source niya. Yan, prinsipyo talaga. So, salamat sa tapang nyo, Dr. Badoy and Ka Eric, na i-inspire kami, mga taong bayan. Hindi rin kami matatakot. Laban natin lahat ito. Kaya tama yung programa ninyo. Laban kasama ang bayan. Politicians, sabi niya, a great many of them serve their own interests
and the interest of those from whom they derive rewards to further their own interests. Correct. Mga self-serving itong mga politicians na ito. Puera de los Venos. May mga ilan-ilan ding politicians na matino. Example, mga Duterte. Bilib ako, Tatay Digong. VP Sara, Mayor Baste, Congressman Paulo. Basta Duterte, matino. Dagdag ni Attorney Gonzales, this is the reason why our country finds it difficult to transcend beyond the vicious cycle of an encomienda-based politics. Unless we people speak out against tyranny and political persecution. Pabalik-balik na lang daw ang mga politiko, pol-politiko na sila yung naghahari sa ating bansa kung tayong mga tao hindi tayo magsasalita. Kaya ito, nagsasalita na tayo ngayon. Unless we, the people, demand transparency and accountability from our public officials. Kaya tama yung panawagan ni Tatay Digong. Sabi niya, Congress, ilabas ang inyong mga libro, ipa-audit ang inyong mga pundo. If not, hindi muna kami magbabayad ng buwis. Agree ako doon. Bakit? Time is up. Wala na yung certification lang. Liquidation by certification. Hindi na pwede yun. Ang taong bayan, social media age na yun, madaling maghanap ng information, hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan. Mga kagalang-galang na congressmen. Okay? Unless we, the people, embrace the principle of courage in the face of adversity, of standing up for what is right, of speaking out the truth with that passion, commitment, and consistency shown by Doc Lorraine and Ka Eric. Yan, dito na ako, maiyak-iyak na. Tayo po, let's follow the example, yung courage, yung truth, yung commitment, passion of Doc Lorraine and Ka Eric. Pag tayo susunod sa ganitong example ni Ka Eric at Doc Batoy, malayo po ang ating mararating. Giginawa, uunlad ating bansa dahil hindi magsilbi itong mga pulpolitiko na mga ito. To my colleagues in the public service, kasi provincial prosecutor eh. To my colleagues in the public service, to the men and women in the uniform services, AFP, PNP, alam ko, nanonood kayo, nakikinig kayo. I know you have conscience, you have, basta, talk to your heart, to your conscience, kung ano ang dapat nyong gawin sa panahong ito, men in uniform, men and women in uniform. Let us stand, sabi niya, ito na yung panawagan, ito na yung mensahe ni Attorney Gonzales. Let us stand side by side with our compatriots, Doc Lorraine and Ka Eric. Yes! Let us show our solidarity to them by supporting them, correct? Through our prayers, through our actions, let your voices be heard by the politicians. Kaya ako nag-iingay, mga kagalang-galang na congressmen. You are not the powers. Kami, mga tao, ang power. Alalahanin nyo yan. Magmamakaawa na naman kayo ngayong 2025. Mga ngampanya na naman kayo. Ano pa? Doc Lorraine and Ka Eric, we stand united with you. Ang laban ninyo ay laban ng sambayanang Pilipino, correct? So, hindi po kayo nag-isa, Doc Lorraine. Kairi. Ito, government lawyer. Sino pa? Yung US-based Pilipinos led by Attorney Valera. Ganda yung open letter niya sa mga congressman. Sino pa? Si ex-senator Francisco Tatad. Nagpahayag din ng suporta. Basta, bumubuhos na po ang suporta para sa inyo, Doc Lorraine and Kairi. Bagong bayan, bayani natin.
Labanan natin. Saludong saludo ako dito kay Ka Eric at Dr. Badoy. May paninindigan. Kalayaan ang kanilang pinaglalaban. Okay. Kagabi may vlog na aking nabasa ang kanyang title is Korte Pinag-utos Palayain na Ka Eric and Dr. Badoy. Nako, tuwan-tuwa ako kagabi. Pinanood ko. Halos isang oras, I think mga 45 minutes ata yung vlog. Nako, wala man. Tungkol man lang sa hearing sa kamara ang pinag-usapan doon, wala mang utos ng korte. So ako na biktima doon sa title. Kaibigan ko pa namang vlogger ito, napakalaki na ang kanyang channel, halos magwa 1 million ng kanyang 1 million ng kanyang subscribers. Eh, hindi ko na lang bagitin ang pangalan, basta na biktima ko. I don't know sa inyo. Kagabi 64,000 views na 'yon yung Just In, sabi. Korte pinag-utos, palayain na. So, it appears wala pa. But ako, naniniwala ako, darating ang panahon, lalabas at lalabas yan. I don't know kung natapos na yung petition ng SMN ay papunta sa Korte Suprema, yung petition for habeas corpus. Maraming mga abogado nagsasabi na illegal detention ang ginagawa nitong kamara. So, konting tiis na lang, Ka Eric, Dr. Badoy, we are praying for you, mga kaibigan, kapatiran, mga kapwa ko DDS. Let's pray for their well-being, yung health nila, dahil ang hirap yung mag-hunger strike. Eh. Ang hirap magutom. But then, dahil sa prinsipyo, sa paninindigan, yan, laban lang, Ka Eric. Okay, ano ang chances na pagbibigyan ng Korte Suprema yung palalayain sila. Pakinggan natin si Attorney Sal Panelo. Napakaganda ang kanyang paliwanag. Ako, naniniwala ko papaboran ng Korte Suprema ang petition ng SMNI. Tal Attorney Sal, ang inyo naman pong reaction patungkol butido sa balitang ito. Well, pinapakinggan natin ang panig ng dalawang subject dito sa incidente ito. Parang ang pinaka-bone of contention is whether or not Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan. Eh. Actually, yun ang pinaka-buod. Under the law cited, tinatawag na SOTO law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligado i-reveal ang source. Ang tanong dyan, if your information is false, kung mali, at dinisseminate mo, at napatunayan na false, yung bang nag-disseminate no na practitioner, the mass media, can be compelled. Kasi kung totoo, oh, there is no question about na you cannot be compelled. Ang tanong paano kung napatunayan na hindi totoo? Can you still invoke the SOTO law? Palagay ko po that's a gray area. Ang Korte Suprema lang ang pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment maghain ng petition sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng excuse me, grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Ka Eric. Yung kay Dr. Badoy, hindi ako masyadong clear kung bakit siya kinocontempt. Ang sabi rin for lying daw, lying, pagsisinungaling.
Hindi ko alam kung ano yung kasinungalingan. Hindi ko masyadong... Alam mo ba kung ano ang reason for the contempt? Actually, sa haba po nung hearing, attorney, ang nasubaybayan ko lang po is yung beginning part sa parte po ni Ka-Eric. So, yung kay Dr. Lorraine Marie Badoy ay towards more after the half or towards the end. So, hindi ko na po siya nasubaybayan. So, hindi rin po ako makapag-provide ng accurate information po sa inyo. Pero I will try later on and maybe we can both watch it later on. Siyempre, alam ko, active. Sabi lang, for buying. Kaya, siguro the best talaga dyan pumunta sa Korte Suprema at questionin yung citation and contempt and then invoking the Soto Law so that the Supreme Court can rule whether or not a false information disseminated covered ng Soto Law. Dahil kung covered, ang false information, or definitely you cannot cite the subject in contempt of court. Pero napakinggan ko na dalawa ang the grounds for citation of contempt. Apart from not revealing the source of the information, meron ding sinasabi na disrespect yung demeanor daw doon sa committee hearing. So, yun. Pag-uusapan pa. Ano bang ginawa niya roon na maging disrespectful? Nagsisisigaw ba siya roon? Meron ba siyang tinutuliksa doon sa committee? So, yun ang dapat na wala tayo doon kaya hindi natin alam exactly kung anong naging ground for that. Pero talagang dapat maghain ng petisyon sa korte upang malaman natin kung may kapangyarihan ba ang komite na ipakulong itong dalawa on the ground cited by the committee. We have to determine that. Attorney Sal, yes. But meanwhile, gaya nga nung sinabi nung dalawa, as far as they're concerned, they were exercising the freedom of speech. That's another topic nga pala. Yan din ang po pwedeng i-resolve ng korte. Kung yung sinabi nila sa programa at sinabi niya doon sa komite is covered by the freedom of speech. Oh, maganda yung mga legal questions arising from the incident. So talagang dapat magkaroon ng isang ruling na nagbibigay kaliwanagan sa lahat upang ito ay maging giya, maging guide sa lahat ng mga periodista, mga komentarista upang sila ay hindi lumabag sa batas, kung anumang batas na pinaiiral at kung ano ang interpretasyon ng Korte Suprema din. Attorney Sal, patungkol naman po dun sa nabanggit nyo na disrespect, I think there was one instance where he was misinterpreted si Ka-Eric dahil sinabi po ng isang membro ng committee that he was moving to have a motion. I forgot what was said, pero he wasn't insisting to have this particular motion. He was simply asking to have himself be heard or exercise his rights, but he wasn't insisting to have something be done kasi mayroon pa rin naman pong respeto si Ka-Eric doon po sa committing yon. At patungkol po doon sa bago po siya umalis ay nagpasalamat siya. Sabi niya, thank you for this kangaroo court. And he said it 3 times bago po siya umalis doon po sa room na yon. At tinanong po ni Congressman JJ Suarez, si Attorney Mark Tolentino, ang lead counsel ng SMNI, if Attorney Mark shares the same sentiment. Now, is that question necessary, Attorney Sal? Kasi parang personal naman po ata yan. Hindi po ba? Hindi ko alam po ano ba exactly sinabi niya. Kasi sinabi po ni Congressman Suarez na I was offended by what Ka-Eric said
na Kangaroo Court daw yung naging committee hearing. So tinanong po niya yung lead counsel po ng SM&I kung he shares the same sentiment. Now, was that question necessary, Attorney Sal? Hindi natin malama. Yung tanong naman na yun, tinatanong yung abogado, right? Anong sagot ng abogado ron? Ano nga ba yung sagot niya? I think it's a relationship between the client and the attorney that he cannot disclose, if I'm not mistaken. Pero hintayin na lang ang magiging desisyon ng korte. Meanwhile, yung mga anchors na nakaditini dyan, kung ano yung paninindigan nyo, paniniwala nyo, panindigan nyo. Ganyan talaga. That's part of the territory. Maraming mga periodista, komentarista, na pag sila'y nadidemanda, natutuwa pa sila. O nakukulong sapagkat sabi nila, yun ay medalya. Medalya ng aming paninindigan, ng aming mga prinsipyo. Kaya ito'y ikinararangal namin. And another question, Attorney Sal, is because Congressman Suarez is also moving to subpoena the text messages dun po sa cellular mobile phone ni Ka Eric para po ma-trace or matulungan sila na ma-trace yung source na nagbigay po ng alleged na maling impormasyon po kay Ka Eric na siya pong pinahayag dito po sa isa sa mga programa sa SM&I. Ano po ang masasabi niyo po patungkol dito sa pagsapina ng text messages? That's a legal question yan. Whether you can intrude into the private phone of a particular person. That's another interesting legal question. And one last thing I'd also like to highlight, Attorney Sal, is because dito po sa programa ninyo, ay mahilig po kayong magbigay din po ng tanong through an open statement or through an open question. Now, sinasabi po ng isang membro ng committee is kung yung question that was posed by Ka Eric was indeed a question, tinatanong po, sino yung kausap? Dahil kailangan pong may kausap. Hindi po ba pwede na you can just pose an open question tulad po ng ginagawa ninyo dito sa programa ninyo? Yeah. Kaya kani-kanyang interpretasyon yun. Basta ako alam po ang aking karapatan sa ilalim ng saligang batas. Pag ako'y nagtanong, tanong ko yun upang sagutin. Sapagkat bilang mga public officials, pag tinatanong ko yung mga officials, obligado rin sila na sumagot. Of course, they can always opt not to respond to it. But I make sure that my question is within the bounds of the law and the Constitution. George Garcia, ang mga kasabi mo dyan sa COMELEC, Lisa Marcos, makinig kayo ha sa next na episode nitong aming live. Makinig kayo dahil pati kayo ay delikado. Correct. Dito sa Smartmatic. Lalo ko pati na George. Pati kayo, George Garcia, Lisa Marcos, akala nyo hawak nyo ang Smartmatic? Believe me, delikado kayo dyan. Yeah. Sige. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, napakinggan natin si Attorney Glenn Chong, napakaliwanag yung kanyang warning kay First Lady Lisa, COMELEC Commissioner George Garcia, na delikado ang kanilang buhay. Pwede silang ipa-deadball, resbakan ng Smartmatic anytime. So, itong si Attorney Glenn Chong nasa US ngayon. Kinausap siya ng US Homeland Security, gagawin siyang state witness, basta witness against Smartmatic. At marami siyang nalalaman ngayon at I tell you, nakakagulat yung resback, di ba? Nagdesisyon ng COMELEC, dinisqualify ang Smartmatic. Lumalabas, galit na galit palang Smartmatic at planong rumesback, karma. Nako, humanda kayo. Ito na, nakahanap ng katapat ang First Lady Lisa kung totoo itong sinasabi ni Attorney Glenn Chong.
Abangan natin yung sunod nilang live stream ni Madam Maharlika. Mabuhay po kayo, Attorney Grinchong and Madam Maharlika. Okay, salamat Princess Maui. Sa vlog ni Princess Maui ko na lang ito napanood. Sinamarize ko yung vlog ni Princess Maui. Ituloy nating pakinggan si Attorney Grinchong. Merong isang expose si Attorney Glenn Chong na mukhang delikado po ang ating unang ginang. Actually, hindi